Matapos ang 17 years, paglipa na ng mga peking balita at milyong-milyong magkakamag-anak na nag-aaway-away ngayon dahil sa politika. Nag-usap-usapan ng isang linggo ang panibagong kabanata na papasukin ng social media giant na Facebook. At balak raw nito magkaroon ng isang image makeover. At mas malupit, posible pa raw magkaroon ito ng bagong pangalan. $50 million ang ibubuhos daw nito sa research para raw sa susunod na dekada o mahigit pa para sa tinatawag nitong metaverse. What virtual and augmented reality are all about is delivering the sense of presence. Itong metaverse daw ang the future of social media, ang sunod na kabanata ng Facebook. Yan ang paniwala ni Mark Zuckerberg. Ang metaverse daw ay isang uri ng virtual reality space na maaring pasukin gamit ang isang gadget gaya ng VR headset. At dito makikita mo at maaring maki-interact pa sa ibang tao na parang nasa loob ka ng isang computer game. Isipin mo na parang Zoom meetings ninyo na parang ganito pero three-dimensional ang kausap mo. Pero hindi ba ilang taon na raw yung ginagawa ng ilang mga websites na larawan ng inobasyon sa teknolohiya? Gaya ng ano ba tong Pornhub na to? Ang salitang metaverse ay unang nabasa sa isang nobela ng sci-fi author na si Neal Stephenson mula pa noong 1992. At sa isang kwentong may mga smartphones, digital currency, wireless internet, augmented reality headsets, at mukhang nahulaan ito ang mundo natin ngayon. Inaasahan raw na gagawin ng Facebook ang announcement anytime soon. Pero malaki pa rin ang anino hanggang ngayon ng kontrobersyal na pasabog ng isang dating empleyado na mas pinahalagahan daw ng Facebook ang pera kesa katiwasayan ng isipan ng mga gumagamit nito. Ang pabirong takot ng ilan ay paano raw kung sa bagong metaverse na parang totoong tao at mundo ang kinikilusan mo, biglang makasalubong ang troll na nagbabanta sa'yo. Tanong, sa pagpapalit ba ng pangalan, magkakaroon kaya ng pagbabago ng kaluluwa itong social media platform na ito na bagamat naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, siya rin nagsilbing bukal ng lagim at ligalig. Mawawala rin ba ang disinformation at lalong-lalo na ang mga trolls? So kung Facebook ay magpapalit ng pangalan, ano kaya yung pwede ang nabago na mas babagay? Ang netizens, malilikot ang utak, nagbigay ng mga kanya-kanyang suggestions para sa bagong pwedeng ibinyag na pangalan ng Facebook. Halimbawa, dahil raw sa dami ng mali-mali at mapanlinlang na mga balita, dapat raw tawagin itong Fakebook. Pwede rin daw Friendster 2.0 dahil mas payapa ang mundo nung puro testy lang tayo. Meron ding nagsuggest na Timesuck. Ubos oras mo kasi. Metaverse? Baka mas okay raw ang Zuckerverse. At pwede rin daw sa ngalan ng mga hanap buhay ay Mambaboy sa comment section, Face Troll o Trollbook. Dahil ang FB ngayon ay source ng mga chismis, Chismook. At baka pwede raw bigyan ng Pinoy na palayaw na Marites. O kaya, TikTok. Dahil puro TikTok na sayawan na lang nakikita natin ngayon. At dahil sa dami na nag-aaway, lalo na mga kamag-anak dahil sa politika, pwede rin Fightbook. O kaya Slambook. Dahil banata ng mga tao. O pwede rin Tracebook. Dahil since minaman-manan rin naman ito ang bawat kilos mo. O dahil sa ligalig na nararamdaman pagkatapos mo mag-login kahit ilang minuto lang, Stressbook. At kung patuloy ka pa rin na makakabasa ng ganito mga hirit, nako, mas bagay na tawaging facepalm. Ay, kung face-face lang naman usapan, aba, kung ang nagpayaman lang naman sa mga taga-farmily at sa mga nagtatanggol sa kanila ang dahilan, tawagin nating face shield. At dahil ang laging nababasa at napapanood natin ay puro kabastusan, na mas malala pa sa nakikita natin sa isang website, nararapat itong pangalanang Face Hub.